Ano yan, ito, ito, ito. Oh. Diba kahapon ni Red Tag natin, sino ni Red Tag natin? Ni Red Tag si ni Joma mismo yung mga kasamahan niya. Ngayon naman, tingnan nyo naman ito. Sino ba talaga nagre-Red Tag, ha? Ano yan? Diba? CPP-ing CPP yan. Diba? Kitang-kita nyo. Ano ba? Ano ho ba yan? Sandali, ilagay natin sa konteksto. Ano ba yung video na yan? Na-recover yung video na yan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung NTF-LCAC. Ito, sabi nila, isang pagtatanghal para sa kanilang 50th anibersaryo ng kabataang makabayan noong 2014. Ang masasaksihan kung saan tahasang pinapakita ang konektiba ng mga iba't ibang aktivistang grupo tulad ng Anak Bayan, League of Filipino Student, College Editor Guild of the Philippines, National Union of Students of the Philippines, Kabataan Party List, National Network of Agrarian Reform Advocates Youth at Karatula, yung kabataang artista para sa tunay na kalayaan. Sa terorista ang komunista, Party of the Philippines New People's Army. Ibig sabihin, nagse-celebrate sila. Kitang-kita nyo, CPP-NP, may hawak na armas. Maari sabihin nyo, iba, hindi naman totoo yan. Oo, pero ang sinasabi mo dyan, magkakasama ang CPP-NP at yung mga grupong naibanggit. Masasaksihan din ng pagharap ng iba't ibang kabataang pinuno na bawat aktivistang organisasyon. Kabilang na si Congresswoman at Kabataan Party List Representative Sara Jane Ilago, na siya namang nirepresenta ng National Union Students in the Philippines. Ngunit patuloy ang pagtanggi ng kasalukuyang representante ng kabataang patuloy sa kanyang koneksyon sa teroristang grupo. Panay ang tanggi! Pero ano to? O, play natin ha. O, yan. Ayan o. Ang Kabataang Makabayan na isang underground organization at iba't ibang kabataan na aktivistang organisasyon na kasapi ng CPP-NPA-NDF na siyang nagsusulong at sumusuporta sa marahas at bayolenteng armadong pakikibaka sa revolusyon. Tapos magdi-deny pa kayo? Eh kayo nga mismo yan eh. Nagtipong-tipong kayo. Anong tawag mo dyan? Ano to, mga ghost? Pambira kayo. Oh, pasok! Ayun, isa-isa pa silang nagpakilala, ha? Oh. Oh, may artista pa daw. Artista ba talaga 'yon? Yung mic mo! Hindi mo man lang chinek kung lobat. Oh, ayan na oh. Siya mismo ha, naandiyan. Pagtitipon niyan ha. Ano pagtitipon ulitin natin? Anong pagtitipon niyan? Sasabihin magdi-deny na naman sila, 'di ba? Kita mo itong mga ano na ito ha. Wait lang, nawala tuloy yung aking kudi ko ba? Wala yung kudi ko. Ah, nawala, naikis ko na. Oh, pasok muna, pasok muna. Tapos deny pa nila. Pull na red tag, red tag. Andiyan na nga ang plug na CPP, tapos deny pa. Ayan na nga oh, nakasulat ang laki-laki oh, ayan o, oh, ano ba? Bira kayo, sasabihin nyo kami nagre-red tag sa inyo. Kayo yan eh. Magpapatuloy ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Oh. Mga ano rin to mga ito, no?
Tapos sasabihin nyo, kayo ang nire-rentag, rentag, ginirentag kayo ni Parlarde. Anong tawag mo dito? Ah, yellow yan, yellow. Ay, yellow organization yan. Ay, white organization yan. Ang tawag sa inyo, mga baliw. Hindi nyo na alam kung ano yung mga pinagsasabi ninyo before. Ngayon, hirap na hirap kayong bawiin. Akala ninyo kasi hindi iimik ang mga ibang sundalo at pati mga politiko. Cultural activity daw yan. Oo nga, hindi ito cultural activity, pero dito pa lang magkakasama na sila, magkakaugnayan na sila, nagpo-promote sila. So talagang magkakasama. May sinasabi ba tayong illegal yung kanilang ginagawa? Wala. Hindi ko sinasabing illegal. It's not for me to say, it's the court. But the point, yung sinasabi nilang red, red, red tagging, abay, kayo nang red tag sa sarili ninyo. Anong tawag mo dyan? Sira ulo din eh. Sa ating mga nagmamagaling, mga ugaling dilawan naman na puro praning, mga bulok. Kaya relax kayo, darating din ang panahon nyo sa usgado. Ha, antay kayo, antay kayo, ha. Oh, pag-usapan na natin to. Itong pinaka-ating pinaling pag-uusapan. Kaya mainit na ulo ko. Parang gusto ko uminom ng tubig pero hindi ako makainom ng tubig. Sa linaw na nakasulat sa karatula, mapapaisip ka na lang kung nagbubulag-bulagan lang ba ang mga driver na masasakyang ito. Hindi! Kasi pag hinuli mo yan, sasabihin nila, bakit yung kami hinuhuli? Eh, yung mga polito ko nga eh, anak ng weteng eh. Hindi nga sumusunod eh, meron nga silang hagad-hagad eh. Tapos kami mga maliliit, ang huhulihin mo, o oh, diba? Mga ganyan mga reasoning yung mga yun eh. Grace Pascua, salamat po boss, papromote naman ng small home-based bus? May bus ka ako dito sa San Jose, California. Visit my page, Gray L Kitchenette for traditional homemade Pinoy foods. Oy! Pagkain dyan sa California, kain kayo at Gray L Kitchenette for traditional homemade Pinoy foods. At pag sa Alaska naman, yung ano ba yun? Ang haba-haba naman kasi yung pangalan ng restaurant mo, Jeremiah Manalo. Kainis. Jeepney Fusion Fiesta Hawaiian. Basta, ganun. O alam nilang wala namang manghuhuli, kaya pinarada pa rin nila sa bawal ang kanilang masasakyan. Dito naman sa kalsadang ito, mabigat na nga ang daloy ng trapiko, nakadagdag pa sa pagpapasikip ang mga sasakyang kinukumpuni. Eh, wala kaming pakialam! Ano ba na, bakit ba naman namin gustong tulungan ng bansa namin? Ah, sisitain namin yung mga politiko, pero kami huwag nyo kaming pakialaman! Nagtatrabaho lang kami! Gusto nyo kaming tanggalan ng trabaho? O, Jobber the Good Book, salamat po, good morning! Good morning night po, Banat Bay. Pa-shoutout po sa anak ko at congrats dahil nakapasok siya sa nurse sa DOH. Oy, palakpakan! Stay safe po sa lahat ng Pilipinas at shoutout sa Battalion Squad. Peace and love, DDS for life. May Battalion Squad ah! Ayaw nyo na sa Banateros? Gusto nyo na sa Banata? Joke lang. Biro lang ah! Nakahambalang din sa kalsadang ito ang motorcycle shop na ito. Sa bahagi, pagka tinanggalan mo yan, pag sinita mo yan, sigurado sasabihin yan, nagtatrabaho lang kami, bakit kami hinahapin ng gobyerno? Ito naman ang Zobel Rojas, tila ginawa ng terminal ng mga taxi na kanilang pinaradahan. Pero pag sinita mo na naman, saan kami paparada eh? Wala kami mapaparada, kailangan namin ito sa trabaho eh. Atanggalin nyo kaming trabaho eh. Ang mga illegal na gawain ito, malapit na muling matuldukan. Matapos ipag-utos ng Department of Interior and Local Government na simulan na muli ang road clearing operation sa mga pangunahing kalsada, pati sa mga secondary o side street at mga inner road. Tanggalin yung mga obstruction sa kalsada at sa mga sidewalk, which are hazardous to motorists and pedestrians, which includes unauthorized parked vehicles, illegal structures, nuisances, and all other structures that impede the safe and convenient passage through public roads or sidewalks. Road clearing is also in support of the bike lanes. Natigil ang mga road clearing operations ng abutan ng pandemya.
Alinsunod sa Memorandum Circular 2020-145 ng DILG, may 60 araw ang mga local government unit mula November 16, 2020 hanggang January 15, 2021 para tanggalin ang lahat ng balakid sa kalsada. Tapos sasabihin nila, pag nahuli sila, ay, meron bala? Bakit? Di ba suspended ang batas pag may pandemic? Daw rito ang mga temporary structure na itinayo dahil sa pandemya gaya ng police checkpoints, mga istruktura para sa mga locally stranded individual, mga konstruksyon para sa bike lane, pati mga emergency vehicle. Mainam ba ang desisyon ito ngayong mayroon pa rin pandemya? We have to have people to be able to freely move around. In the road clearing operations, they must utilize face shield, face mask, nag-regular hand washing sila, and they must practice physical distancing for their own protection. Full implementation ito sa mga lugar na nasa MGCQ at new normal na. Partial implementation o pagtatanggal lang sa lahat ng obstructions sa kalsada sa mga nasa GCQ. Suspendido pa rin ang road clearing operations sa mga lugar na nasa ECQ at MECQ pa rin. Katuwang ng mga LGU ang MMDA sa operasyong ito. Nag-average po kami. Broya Pana, salamat po. Ha, thank you very much. At saka si Jobert the Good. Sandali. Buti ha, sinabihan tayo ni Ayun, si Jobert the Good Book. Ka, salamat po. Good morning. Ayun, sinabihan ko nga, nabati ko na po yan. Jobert the Good Book, thank you very much. Ulitin natin ha. Bakit ganyan yan? At least 10 requests per week, Lalo na ho yung mga air. Madam Asik ka, gumaganda ka. Anong ginagawa mo? Bakit ka kayo, anong boboso kayo talaga? Tinitingnan ko, ang ganda ng makeup niya. Lakihan nga natin. Ang ganda ng makeup niya, promise. Gusto ko. Lakihan natin para mas malaki na. Yes, ma'am, na napakalapit po sa ospital, napakalapit po sa mga fire stations, yung mga alternate routes po nila going dun sa mga major thoroughfares. Yun po talaga yung nire-request ng ilang LGUs, Gumaganda si Madam, Nag-Miss Universe ba ito? Pwede siguro ito si Madam maging Miss Universe, no? Single kaya ito si Madam Celine? Posibleng ay, tapos na! Ulitin, hindi ko na intindihan, okay? Hindi ko na intindihan yung sinabi niya. Ulitin natin, okay? Ulitin natin. Hindi ko na intindihan. Pasensya na, ulitin ko. Sa mga nasa GCQ. Suspendido pa rin ang road clearing operations sa mga lugar na nasa ECQ at MECQ pa rin. Katuwang ng mga LGU ang MMDA sa operasyong ito. Nag-average po kami ng at least 10 requests per week, Lalo na ho yung mga areas, ma'am, na napakalapit po sa hospital. Ganda ng makeup niya, promise. Tignan niyo, gustong-gusto ko yung pagka ng eyeliner niya. Tsaka yung nose line niya, gustong-gusto ko. Single pa siya? Ating misteryosa? Talaga? Lapit po sa mga fire stations, yung mga alternate routes po nila going dun sa mga major thoroughfares. Yun po talaga yung nire-request ng ilang LGUs.